Nitong 27 ng nakaraang buwan ng Oktubre, naranasan na maraming lugar sa Aklan ang matinding pagbaha dulot ng bagyong Paeng. Ilan sa mga bayan ang naabot ng matinding pagbaha na kumitil sa ilang buhay at sumira sa maraming bahay, ari-arian at mga pangkabuhayan. Marami ring mga negosyo at mga pananim ang naapektuhan ng bagyo. Naging malaking dagok sa isang pamilya sa Kalibo, Aklan ang pagtama ng bagyong Paeng sa bansa. Kaya naman, agad na nagdeklara ang provincial government ng state of calamity sa buong lalawigan dahil sa malawakang epekto ng bagyo. Isinagawa ito matapos na magsagawa ng 4th Special Session ang 19th Sangguniang Panlalawigan ng Aklan noong 28 ng Oktubre. Isinailalim na sa state of calamity ang Aklan dahil sa epekto ng bagyong Paeng. Isa si Tatay George na tumatayong ilaw at taligi ng kanilang tahanan ang nawala ng bahay dahil sa baha sa kasagsagan ng bagyong Paeng. Siya ay isang magsasaka at may tatlong anak, 15 years old ang panganay, 14 years old ang pangalawa, at 7 years old naman ang bunso niyang anak. Tapos kay mga uga, nagretayakan ko. Dahil sa mahigit isang araw na pag-ulan sa probinsya ng Aklan, naging dahilan nito ng pag-apaw ng mga ilog, pagguho ng lupa, at ang nakakalungkot sa lahat ay may naitalang napawian ng buhay dahil sa naturang bagyo. Dahil dito, idineklara ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council bilang high risk o ang pinakamataas na level ng Emergency Preparedness and Response ang probinsya ng Aklan, kasamang Antique, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Ito ay base sa Memorandum Number 100 ng RDRRMC Western Visayas. Samantala, kaagad nagpaabot ng tulong ang gobyerno probinsyal ng Aklan sa pamilya ng mga namatayan dahil sa bagyong Paeng. Personal na pumunta sa Lamay si Governor Joanne Miraflores para magpaabot ng pakikiramay at nagbigay din ng tulong pinansyal at food packs sa naulilang mga pamilya. Batay sa Final Damage Assessment Report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC Aklan, nasa kabuuang 288,780,066.98 pesos ang iniwang pinsalang bagyong Paeng sa probinsya ng Aklan. Sa naturang halaga, 119,305,066.98 pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura. 109,690,000 pesos naman sa imprastruktura. 8,275,000 pesos sa public utilities at 51,510,000 pesos sa lifelines. Maliban dito, ilang individual din ang binawian ng buhay sa bayan ng Libacaw, Batan, Lezo at Numancia, habang may naitala ring mga sugatan dahil sa malawakang pagbaha. Samantala, umabot sa 78,048 na mga pamilya ang naapektuhan ng bagyo na kinabibilangan ng 268,387 na mga individual. Kaugnay nito, nasa 135 na mga kabahayan ang naitalang totally damage at 5,830 naman ang partially damage. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pagbibigay ayuda ng provincial government ng Aklan sa mga higit ng sinananta ng Bagyong Paeng. Naging masalimuot man ang ating naranasan dulot ng nagdaang Bagyong Paeng, ay hindi ito dahilan para hindi magpatuloy sa buhay. Marami man ang nawala, marami man ang nasira, pero sama-sama tayong babangon at harapin ang panibagong bukas. Huwag tayong mawala ng pag-asa kahit gaano man katindi ang sakuna o bagyo na dadating sa ating buhay.
Huwag nating kakalimutan na ang poong may kapal ay nariyan at kahit kailan hindi tayo pababayaan.